Sa unang pagkakataon ay nakitang muli ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang bumisita sa lamay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kasama ni Duterte ang ilan sa mga dati niyang mga gabinete at si Senador Christopher Bonggo. Sa panayam sa kanya ay inalala niya ang ilan sa mga pinagsamahan nila ni FVR kasama na dito ang pagkumbinsi sa kanyang tumakbo bilang Pangulo. Pumasok si FVR, may dalang tennis bag, tapos nilagay niya sa gitna, sabi niya, iyan lang ang pera ko na maitulong ko sa iyo. He was the first one who forced me to run, and the first one to contribute the money. That is my fondest memory of FVR, sabi ng dating Pangulo. Ayon sa kanya ay natutunan niya kay FVR ang pagiging stricto at ang hindi nito pabago bagong pagdedesisyon. Tinanong din siya tungkol sa kasong kinakaharap nito sa ICC at sinabi na kung lilitisin siya ay dapat Pilipino ang lilite sa kanya at kung makukulong man siya ay sa Muntinlupa siya ipapasok. I am a Filipino. If I will be prosecuted, it will be a prosecutor who is a Filipino. I will be judged, it will be a Filipino judge. If I go to prison, I should go to Muntinlupa, aniya. Hindi na muna nagkomento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi raw kailanman sasali ang Pilipinas para maging miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon po kay Duterte, tulad ng kanyang sinabi noon pa man, ay handa siyang humarap sa pag-uusig basta't ito'y gagawin sa Pilipinas at ang mga uusig sa kanya ay mga Pilipino. Sakaling siya man ay makulong, sinabi nga ng dating punong ehekutibo na walang ibang lugar na dapat siyang ikulong kundi sa New Bilibid Prisons doon po sa Muntinlupa. Sa huli na nindigan po si dating Pangulong Duterte na tama ang kanyang naging pasya na kumalas sa Rome Statute na nagbibilang sa Pilipinas nabibilang po sa Pilipinas sa ICC dahil walaan niya itong ibang alam na gawin kundi pakialaman ang mga usaping panloob ng Pilipinas. Ang aktibidad ng Lady Ambassadors, no, personal na bumisita dito sa Palasyo Malacanang para sa ilang aktibidad. At yan nga ay kinatatampukan ng cultural presentation na inihanda mismo at inorganisa ng First Lady Lisa Marcos. At Tito Bombo Gerald ay nagkaroon pa ng tour sa loob ng Malacanang dito sa mga bisita ng mga Lady Ambassadors. Partikular na mga dumating, itong si Ambassador Mary Kay Carson ng United States of America at pati na ang mga kinatawan din ng South Africa, maging ang nagmula sa Austria at Nigeria, Germany, France, the Netherlands at Panama. At maging yung iba pang mga bansa ay nagpadala din ng kanilang mga kinatawan. Pero ito talaga, female power na Bombo Gerald, dahil sila-sila muna ang pansamantala na may aktibidad na ganito. Taliwas doon sa mga nakalipas na pagkakataon, eh halo-halo Bombo Gerald. Pero dito ay nagkaroon sila ng pagkakataon. Kumbaga, bonding moment together with the First Lady Lisa Marcos. Narito naman ang naging mensahe ni First Lady Lisa Marcos sa kanyang mga bisita. For supporting my husband's administration, and I hope we get to do this more often. We go to each and every one of you. And we have a little surprise number for you. I hope you enjoy. Yung inihain na kaugnay pa rin dito nga sa paggamit daw ng marihuana bilang gamot. Mayroon na kayang nakuha ito na mga suporta dito sa mga doktor at mga medical expert. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo ever, ito may ituring na good news sa mga matagal na nagsusulong sa medical marijuana o yung paggamit ng marijuana o yung cannabis bilang gamot sa ilang mga malalang sakit. At kaugnay nga niyan ay umani kasi ng suporta mula sa iba't ibang grupo ang panukalang batas ni Senator Robin Hood, Robin Padilla, na payagan ang paggamit ng medical marijuana o cannabis at sa panaliksik dito bilang gamot. Pinuri ng Philippine Cannabis Compassion Society, isa sa mga grupo ang katapangan ni Padilla na magain ng itong kontrobersyal na panukalang batas. Ayon sa spokesperson ng grupo na si Dr. Donabel Cunanan na nag-courtesy call nga kay Padilla, sa wakas makalipas ang siyam na taong pagsusulong nila ay may naihain ng panukalang batas. Iginit ni Dr. Cunanan, mahalaga ang magamit ang medical marijuana hindi lang sa mga mamamatay na kundi sa mga kaya pang mabuhay. Nagtagpan ng doktor, marami ang pasyenteng nangangailangan ng access sa medical cannabis na abot kaya at ligtas.
Ang PCCS ay isang grupo ng pasyente, magulang at caregivers na nagsusulong sa pag-institutionalize sa paggamit ng medical marijuana at ito ay dapat lamang daw nasuportahan. At isusulong ni Padilla ang kanyang Senate Bill 230 na payagan sa Pilipinas ang paggamit ng medical marijuana o cannabis at sa mas malawak na research kaugnay dito bilang gamot. Aniya, matagal nang ginagamit ang marijuana bilang herbal medicina para sa mga karamdaman gaya ng gout, rheumatism at malaria. Sa ilalim ng panukalang batas, ang medical cannabis o yung marijuana na produkto gaya ng capsule at oil ay hindi raw cannabis o yung hinihit-hit at ito ay gamitin para sa debilitating medical condition ng qualified patients. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Kunanan. Ang Dravet syndrome po is carrier form of epilepsy na nag-uumisa po siya sa mga bata na kagaya ng anak ko as young as 10 months old. Ano po ba yung matutulong ng medical cannabis no, sa sakyan po ng anak ko? Since meron po siyang intractable form of epilepsy, sumubok na po kami ng limang hanggang pitong synthetic drugs. Ito po ay marami pong side effects sa katawan ng anak ko. And alam po yun no, ng aming pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, kung gaano po nagsakripisyo yung anak ko sa side effects ng gamot. Bukod sa po sa seizure, nagkaroon po siya ng pancreatitis. Ang sakit po na ito ay inflammation of the pancreas. Base po sa resulta ng kanyang mga hospitalization, ang kanyang pong pancreas ay nag-suffer po dahil po sa tindi ng side effect ng mga synthetic drugs. Yan ang bahagi ng pahayag o pagpapatotoo ni Dr. Kunanan kaugnay sa epektibong paggamit ng marijuana o yung cannabis bilang medical support na mas maganda raw kumpara sa mga synthetic drugs, lalo na sa kanyang kumbaga at case na yung merong seizure o yung may epilepsy, Bombo Gerald. At ito naman ay yung marijuana naman ay organic, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, dapat matindi yung safeguard ng panukalang batas na ito sapagkat baka maabuso yung paggamit ng marijuana, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Batay sa panukalang batas naman ni Senator Robin Hood Padilla ay merong mga safeguards para hindi ito maabuso. At ito ay limitado lamang sa medical, hindi para sa leisure. Unlike sa ibang mga estado sa US na pinapayagan na you know, yung paggamit ng marijuana o cannabis sa leisure. Well, sabi nga ng panukala, Senator Robin Padilla, na kung ang argumento palagi ay baka maabuso, eh lahat naman ng mga panukalang batas ay merong laging question ng pag-abuso. Gaya ng kumbaga, yung anti-terrorism bill, meron ding pagkasabi noon na baka maabuso, pero eventually ay naipasa. So, ang sinasabi dito ng senador ay dapat hindi doon titignan sa angulo na laging pag-abuso dahil meron naman daw safeguards para matiyak na hindi ito magagamit sa ibang paraan. Bombo Gerard. Oo, ang World Health Organization ba may pahayag na dito or pinapayagan na nila itong paggamit ng medical marijuana, Bombo Raymond? So far, wala pang malinaw, Bombo Gerald, dahil mayroong mga kumukwestiyon kasi rito. Doon naman, matagal na ito, sa 18th Congress, ay maging 17th Congress, ay pinagdebatehan na. At kabilang nga rito sa mga kumontra noon, si dating Senate President Tito Soto III, dahil sabi niya, yung posibilidad na dapat matanggal muna sa ating batas, sa ating listahan, yung marijuana bilang itinuturing na dangerous drug para walang legal issue, Bombo Gerald. Okay, sige. Abangan natin yan, Bombo Raymond, na para at least yung mga nagsusulong ay talagang hinihintay nila ito. At meron din ba yung mga grupo na kumukontra dyan, Bombo Raymond? Well, marami yung mga kumukontra, lalo na yung mga anti-drug advocates, Bombo Gerald naman. Lalo pa ito naman ay nakapanig doon sa kumbaga posibilidad yun nga na pag-abuso at instead ng medical lamang, magamit. Lalo pang lumala yung pangamba nila, lumala yung paggamit ng marijuana bilang illegal na droga, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Oo, tama ka dyan, Bombo Gerald. Lalo pat napakarami tayo mga tanim ng mga marijuana, lalo na doon sa Cordillera, Mountain Province area. Baka maging exporter at producer pa tayo ng medical marijuana. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasio nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Iisa ang gobyerno ng Pilipinas at Singapore sa pagtataguyod ng kapayapaan, maging itong stability sa Southeast Asian region sa gitna pa rin ng territorial dispute. Ginawa nila Department of National Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. at Singaporean Ambassador to Manila Gerald Ho
ang naturang commitment sa isinagawang pagpupulong ng dalawang opisyal sa DND headquarters sa Camp Aguinaldo doon po sa Quezon City. Ibinahagi ni DND spokesperson Arsenio Andolonga na tinalakay ng dalawang opisyal ang security situation sa rehiyon at kinilala itong strategic competition at overlapping territorial claims at ang kahalagahan ng pagmintina ng kapayapaan at stability sa rehiyon, gayon din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba pang partners. Aba, hindi yata nagustuhan daw ng Senado itong pag-lecture ng Chinese ambassador kaugnay pa rin dito sa tinatawag na China-Taiwan issue. At nasa Senado si Bombo Raymond Pinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, na umani nga ng samot-saming reaksyon mula sa mga senador. Yung tension pa rin dyan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Ganoon din yung pagsali dyan ng Estados Unidos. At ignay niyan ay kabilang dito yung pagpalaga nitong si Senador Risa Ontiveros sa naging pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na dapat mahigpit at nasundin at kilalanin ng Pilipinas ang One China Policy. Sinabi ni Ontiveros na hindi dapat nagdidikta ang Chinese ambassador sa Pilipinas na isang sovereign state sa kung papaano isusulong ang foreign policy objectives. Ayon sa mga batas, nais niyang palalahanan ang Chinese official na may karapatan ang Pilipinas na i-review, amendahan o baguhin anumang oras gustuhin ang ating foreign policy. Iginit pa ni Ontiveros na hindi dapat nagmamarunong ang China sa ganong pulisiya lalo pat ang sarili itong bansa ay patuloy na nagmamatigas na hindi kilalanin ang naging desisyon ng International Tribunal sa kasong sinampan ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea Dispute. O narito ay iniyag ng senadora na kanyang ikinagalak ang mga superpowers gaya ng US sa pamamagitan nga ni US House Speaker Nancy Pelosi ay dumadalaw at kinikilala ang Taiwan para magkaroon ng balance of power sa rehiyon. Na ito ang bahagi na pahayag ni Senador Risa Ontiveros. I'm glad na yung mga global powers kasama ang US kung sila ay dadalaw at therefore officially kikilala sa Taiwan. Kamakailan din lamang ay pumirma ako sa isang petisyon na isama sana ng WHO ang Taiwan sa World Health Assembly bilang isa rin naman sila sa mga bansa na may best practices in terms of pagtugon sa pandemya. And lastly, dahil ongoing pa rin yung ating laban para sa interes nating mga Pilipino sa West Philippine Sea, yung pagtataguyod ng Hague ruling, and in the context nung sinabi muna ni Presidente na itataguyod nila ang Hague ruling, pero later may sinabi din silang itataas to a higher level ang relasyon ng ating bansa sa bansang China, then I think the more stakeholders sa ating rehiyon na nag-e-engage sa isa't isa, kumikilala sa isa't isa, mas okay yon para balansehin yung balance of power. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Pero sa panig naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, siya ay naniniwala na dapat maging mahinahon at maingat sa pagbibigay ng pahayag kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. At dapat din daw na sundin ng Pilipinas at kilalanin yung tinatawag nga na One China Policy. Taliwas ito nga sa naging posisyon naman ng kanyang kasamahan sa minorya na si Senator Risa Ontiveros.